MN Manila. Extra large sa balita at komentaryo. Extra large sa tugtugan at extra large sa serbisyo publiko. Magandang gabi po mga katipon sa Pilipinas. Ito po ang ating Katipunan. Muling sumasa inyo mga tagapakinig upang magbigay ng mahalagang impormasyon. Magbigay liwanag at higit sa lahat, makinig sa inyo mga daing at kuro-kuro hinggil sa mga problemang patuloy na nagpapahirap sa ating kalagayan at kabuhayan. Sa susunod na oras, sisikapin po namin paliwanag ang iba-ibang bahagi ng ating ekonomiya at ang mga mabibigat pang local and international issues na may malaking epekto sa ating buhay at kinabukasan. Ito po ang inyong katipon na si Butch Valdez, kasama ang iba pa nating katipon dito mula sa Save the Nation. Nandito din at ang Citizen National Guard at siyempre itong bagong-bagong partido natin, Katipunan ng Demokratikong Pilipino. Kami po dito ay nag-aanyaya sa inyo na makibahagi sa ating talakayan sa pagsusuri ng mga kasalukuyang problema at paghanap ng kaukulang solusyon. Okay, Diyos, maray na banggi sa indong gabos ng mga kabanwa. Magandang gabi po sa lahat ng mga masugid na tagapakinig ni Professor Butch Valdez. Siyempre, ngayon ay ikadalawamput isa na naman ng Oktubre 2018, October 21, 2018. Of course, sabayan po tayong napapakinggan ngayon sa pamagitan ng radyo 558 sa talapihitan po ng AM band. At sa Facebook page, RMN News Nationwide. Yan. At mapapakinggan nyo rin po kami sa pamagitan po ng YouTube. Basta hanapin nyo lang po ang DZXL live streaming. Yan. And malagayang pakikinig sa ating mga suki, lalo na kina Ma'am Cora Baluyot ng National Power Corporation, kay Kuya Roy Pahe, and of course kay Lola Zaida Imperial ng BF Homes Caloocan, kasama ang kanyang apo na si Herman Page, and si Wilbert Lamarca ng Komisyon ng Wikang Pilipino, kasama pa rin ang buong pamilya ni Kuya Joel Nagit, yan, and family na talagang masugid din at tagapakinig ng ating katipunan ni Professor Butch Valdez, at talagang supporter din ng Save the Nation and Citizen National Guard at ngayon ng KDP. And happy listening din kay Jose Poker Pangilina ng Barangay Payatas, kay April and Yoli Casarial ng Bahay Toro, kay Maring Rolet Gavin Family, belated happy birthday nga pala sa kanya at sa kanyang asawa. Yan. And happy listening to Engineer Jane Tapel. Congratulations sa inyong Women Engineers Network na activity kasama si Engineer Star Bordalio.
Ang buong pamilya ay Rabon ng Payatas. Yan, nakikinig sa atin ngayon, Sir Butch, sa pamagitan pa rin ng Facebook. Yan. Mm-hmm. Ang lahat ng ating mga kasama mula sa Save the Nation Movement, ang Citizen National Guard, lalo na sa pamuno pa rin ni Princess Lady Anne, so Haile Sahidula. Yan, nakasama natin kanina from Cavite, 5th District of Cavite. And of course, sa lahat ng ating mga magsasaka mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, ang National Confederation of Irrigators at lahat ng mga estudyante, lahat ng mga professionals natin, lalo ng mga inhinyero. Sama-sama tayong manindigan sa katotohanan nang hindi tuloy mawasak ang ating lipunan. Cathy Cruz po ng Save the Nation Movement, Citizen National Guard at ngayon ang Katipunan ng Demokratikong Pilipino. Okay, magandang gabi po sa lahat ng ating mga katipon sa Pilipinas. Ito pong katipon yung si Virchibido mula po sa KDP at binabati natin kaabot sa mga katipon natin. Of course, si Mr. Eduardo Jones at si Charlie Mendoza at maging ang mga ating mga sumusubaybay sa Facebook Abuch, Facebook Live, maging sa YouTube. Sina Mr. Percival Ponce, binabati rin natin, sila Willy, sila Daniel Aguilar, si Gons Figueroa, Norma Ambas, Gigi Arroyo, Benny Pader at sila Mr. Alan Arroyo at napakarami pa natin mga katipon kabuts. Ayan po, magandang gabi po at sama-sama tayong matuto. Okay, ito pong ang ating po katipunan text for those who want to send us their comments and questions later on, 0917-964-8818. At ang hotlines po natin ay 882-2374, 882-2376, at 882-2378. Okay, we're also live streaming on Facebook. Ang account po natin sa Facebook ay? It's RMN News Nationwide. Yan. Yan po ngayon. Ang RMN News Nationwide. Also, wag niyo pong kalimutan kung naka-internet na rin kayo, why don't you check into larouchepac.com. LAROUCHEPAC.com. Ang dami nyo pong matututunan dyan at madami kayong masasagap na impormasyon that's very, very valuable going whatsoever is going on around the world. May kita nyo po dyan. And if you want to send us email, our email address, larouchephilippines@gmail.com. Okay, tulad po ng dati, we'll ask Cathy to do the honors to read to us ito pong statement ng Katipunan ng Demokratikong Pilipino, KDP. Mula sa kilusan ng Save the Nation Movement, Solidarity for Sovereignty, at ngayon ay ang Citizen National Guard. Isang bagong partido politikal ang inilunsad. Ang Katipunan
ng Demokratikong Pilipino, KDP. Hinihikayat namin ang suporta batay sa reaksyon mula sa galit at pagkabigo ng taong bayan. Binuo namin ang partido politikal dahil sa hinaing ng taong bayan na magkaroon ng alternatibo kontra sa mga buktot na politiko na pawang nabahiran na ng ninakaw na salapi at sangkot sa pandaraya upang maging senador at kongresista. Ang KDP ay isang partido maprinsipyo, hindi oportunista. Isang partido para sa mamamayan at hindi para sa sikat na mayayaman. Naniniwala kami na sa pamamagitan ng pagkakaroon ng listahan ng mga kakandidato hango sa pagsisiyasat ng mga kasapi ng iba't ibang kilusan. Nakapaglabas kami ng kuponan na magwawagi, hindi lamang para makipagdebate, kundi upang matiyak ang sama-samang pagkakaisa na magtataguyod ng mga programang may pakinabang sa sambayanang Pilipino. Kami ay umaasa sa tulong at kaloob ng Panginoon at pananalig sa pagpupunyagi ng mga kababayan natin upang matamo ang muling pagsilang ng bansang Pilipinas. Tayo ay magtatagumpay. Ang Pangulong Duterte ay nalagpasan ang mga hamon dahil pinukaw niya ang sambayanan. Layunin naming sundan ang kanyang katapatan at katapangan. Nananalig siya sa Diyos at sa sambayanang Pilipino. Tayo dapat ay gayundi. Layunin naming talakayin ang tatlong pangunahing issue na iniiwasan ng ibang partido politikal. Una, ang pandaraya sa eleksyon sa pamamagitan ng Smartmatic na nagdudulot ng pagkawasak ng karapatang maghalal. Ikalawa, ang Dengvaxia genocidal scam na isang malawakang pagnanakaw at pagpatay ng mga inosenteng kabataan. Ikatlo, mataas na halaga ng enerhiya, kuryente at tubig na pinakamabigat na pasanin ng bawat pamilya na may pinakamahal na halaga ng kuryente sa buong mundo at protektado ng mga oligarko ng immoral na epiralo. Lahat ito ay may tuwirang dagok sa kalidad ng buhay at tayo ay magbibigay ng kalutasan sa mga ito. Tayo ay maglalatag ng programa ng pamahalaan, hindi na mga hungkag na pangako, kundi mga programang nagsasalarawan ng pilosopiya ng partido. Partido para sa kinabukasan. Una, isang patakarang pang-ekonomiya patungo sa agro-industrial development sa halip na ekonomiyang naninilbihan o service economy at maging pandaigdigang kasambahay. Sa kasalukuyan, ang buong mundo ngayon ay humaharap sa matinding krisis pananalapi sa buong kasaysayan. Ang ating bansa ay hindi handa sa mga matitinding dulot ng pagbagsak ng ekonomiya sa buong mundo. Tanging ang padron o pamamaraan na ginamit sa pamamagitan ng One Belt, One Road na pinangunahan ng bansang China, Russia at ibang mga bansa ang malinaw na mapagpipilian natin para sa kaligtasan ng sandaigdigan mula sa sakuna. Kailangang samantalahin natin ang pagkakataon at aktibong lumahok sa infrastrukturang kaayusan ng pamamahalang enerhiya at tubig para sa paghahanda at kaligtasan ng buhay. Dapat din nating suriin muli ang terms and nature ng ating pangako sa pagbabayad ng pambansang utang na pasanin at immoral
na sumasaid sa ating pinansyal na katayuan ng budget sa bansa. Ikalawa, isang patakarang panlabas na lumalahok sa pagpigil ng ikatlong pandaigdigang digmaan at kumikilos o kumilos patungo sa pandaigdigang kapayapaan at kaunlarang pang-ekonomiya. Dapat, alam nating iwasan na isinusubo tayo ng mga geopolitical movements ng mga superpower na maglalagay panganib sa ating bayan at mamamayan. Tayo ay kaibigan ng lahat ng mga bansa at hindi kaaway ng ninuman. Ikatlo, isang patakarang pang-edukasyon na nakalantad sa larangan ng siyensya, inhenyero at ng pinakamagandang kulturang klasikal na nakatutok sa pagpapaunlad ng likas na malikhaing Pilipino upang makamtan ang pambansang layunin na muling pagsilang ng bansang Pilipinas. Dapat tayong lumikha ng patakaran sa edukasyon na tutulong sa pambansang layunin na maging agro, industrial at imprastrukturang pag-unlad. Dahil dito, kailangan nating ibahin ang pamamaraan ng edukasyon para sa ating kabataan. Sa patakarang agrikultural, walang sino mang bansa na matatawag ang kanyang sarili na isang bansa kung hindi nito kayang pakainin ang sariling mamamayan. Ang ating partido ay itataguyod ang pagpapatupad ng malawakang paglikha ng pagkain na nakasalig sa siyensya at imprastruktura upang makapag-ani ng higit pa sa kinakailangan ng mamamayan. Hindi tayo dapat umasa sa pag-aangkat ng ating pangangailangan sa pagkain. Hindi tayo mag-aambag sa malayang pag-aangkat upang maging patakaran at umasa sa iba para mabuhay. Mahalagang bahagi ng isang bansa na magbigay ng malusog at matalinong lakas manggagawa upang matustusan ang pangangailangan ng paglaki ng industriya. Samantala sa kagalingang panlipunan, layunin naming tutukan ang kapakanan ng kinalimutang mga Pilipino. Ang pamilya. Bilang pangunahing batayan ng isang lipunan, taliwa sa probisyon ng ating saligang batas, ang pamilya ngayon ay hinahampas ng mga kasalukuyang patakarang pang-ekonomiya na nagpapahirap sa halip na pangalagaan ito. Ang mga programang pang-ekonomiya, paglaganap ng droga, kahinahinalang palabas sa telebisyon at ang pangkalahatang maling pagtuturo sa mga kabataan ay ilan lamang suliraning naglalagay sa panganib sa sagradong halaga ng isang pamilyang Pilipino. Ang paglansag sa pamilya, ang naglalagay sa mga anak natin sa isang masalimuot na kapaligiran na naghahatid sa pagkalulong sa droga at paggawa ng krimen. Marami rin sa mga kinalimutang Pilipino ay ang 30 milyong katutubo na winaglit ng mga nagdaang pamahalaan, kaya madaling napagsamantalahan ng mapanirang ideolohiya at impluwensya ng mga terorista. Lahat ng ito at iba pa ay mas mailalahad namin at maipapaliwanag sa iba't ibang pagtitipon at kampanya ng partido. Nawa ay maabot at makapagbigay pag-asa kami sa sambayan ng Pilipino. Ang partido para sa kinabukasan, katipunan ng demokratikong Pilipino. Sara Jeronimo po. Daddy ko, labo ng mata. Sinama ko siya sa EO, Executive Optical for Expert Eye Care. Nung binigay yung salamin ni Daddy, sabi ng optometrist, I care for you, sir. Si Daddy, kinilig. I care for you, Daddy. EO Executive Optical. Love your eyes.
If you love your eyes, come visit EO Executive Optical today for expert eye care. With over 100 branches nationwide to serve you, EO has been voted by consumers as a Reader's Digest Trusted Brand 2016 Platinum Awardee. Araw-araw may matinding panganib sa pamilya mo, ang Tuesday Decay. Pero huwag mag-alala, nandito na ang unique Maximum Toothpaste. May maximum fluoride power para sa maximum protection laban sa tooth decay. Goodbye, tooth decay. Basta may unique maximum every day. Unique Toothpaste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. DZXL 558 RMN Manila. Extra large sa balita at komentaryo. Okay, balik po tayo dito sa ating Katipunan. Ito po yung Katipunan's Butch Valdez at kakatapos lang po basahin ni Cathy. Ito pong statement ng KDP, Katipunan ng Demokratikong Pilipino, ang bagong-bagong partido. Kabotse, unang-una gusto ko lang pasalamatan yung ating katipon na bumisita ngayong araw, Kabotse. Oo. At napaka... Sila Charlie Mendoza, opo. Tsaka si Edmundo Jones. Na. Opo, Kabotse. At ang nakakatuwa po kay Dr. Charlie Mendoza ay kusa po siyang nagpapirma nitong sinasabi nating kampanya ng KDP para isuspindi at mangalap ng pirma para masuspindi ang implementasyon ng IPIRA at ang 50% kabuch na bawas sa bayarin sa kuryente sa lahat ng mamamayan. Alam niyo po, itong si Charlie, tiga Pangasinan nito eh. No? Kanina, yung isang kasama niya, tiga si Edmundo Jones, no? Ay tiga Antipolo. Pero galing pa sa Pangasinan si Charlie Mendoza at tumugon siya dito sa ating panawagan na mag signature gathering dito sa hinihiling natin sa ating Pangulo na magdeklara ng state of emergency sa power sector na unang-una isuspinde ang EPIRA law at pangalawa mag-grant ng 50% discount sa lahat ng electricity bills ng mga kumukonsumo ng kuryente, no? At kusa siyang kumilos, no? Hindi naman natin alam kumilos siya, pero kusa siyang kumilos at naganap siya na, nagumpisa na siya kumuha ng mga signatures. At kung ilan man yung nabigay niya sa atin, ilang daan yung nabigay niya sa atin, sinabi niya, dadagdagan pa rin niya at hindi siya hihinto. Dahil itong ginagawa natin na panawagan sa ating Pangulo kung pakinggan ni Presidente Duterte, lalong-lalong na dito sa panahon na pagtaas ng mga bilihin at pagpapahirap sa sitwasyon ng mga mamamayan, ay kung pakinggan itong panawagan na ito, siguro ang makikinabang nito lahat ng mamamayang Pilipino, kalaban o kakampi, no? Mayaman o mahirap, lahat po makikinabang dito. At ang mapiperisyo lang dito ng konti lang po ay itong mga oligarko na kumikita ng limpak-limpak, no, dito sa tinatawag natin EPIRA law. Dahil sila, mga ilan lang yan eh. Iilan lang yan, siguro mga 10 lang yan eh, na malalaki. Sila ang kumikita dito. Siguro umaabot na ng 2 trilyon ang kinikita nila dito sa kada taon sa pag-kolekta ng bayaran dito sa ating paggastos sa kuryente.
dito ang nakatutok tayo dito sa Meralco, pero ang Meralco ano lang yan, dito lang yan sa retail, no? Pero yung sa transmission tsaka sa power generation, yan ang buong industriya ng power sector. Pribado sector yan, no? At pare-pareho silang mga investor. Sila yung nasa generation, sila pa rin yung nasa transmission, sila pa rin yung nasa distribution ng kuryente. Tapos pag bayad natin, siyempre sa kanila pumupunta ito. Napakahirap hanapin kada korporasyon kung magkano kinikita dahil mahusay silang magtago dito, no? Itinatago nilang mabuti sa iba-ibang level ng korporasyon. Pero pag kung bibilangin mo ang binabayad ng mga kumukonsumo ng kuryente at magkano ang kanilang binabayaran kada taon dito sa buong Pilipinas, aabot po ng 1.5 to 2 trillion pesos every year. So, ano naman ang ininvest nila dito? Ano naman ang pinasok nilang pera dito itong mga investor? Halos wala po eh, no? Compared to 2 trillion pesos a year, ang kinikita nito, umaabot na po siguro ng 1,000% per year, no? Ang kanilang return of investment. Kanya po hindi po tama itong batas na ito. It is onerous and immoral. Madalas natin pinapaliwanag, dito sa Pilipinas, ang binabayaran natin dito is 23 US cents per kilowatt hour. Umaabot na po siguro ng mga 13 pesos per kilowatt hour. Pero ang binabayaran po sa Amerika, ng mga Amerikano sa kanilang lugar, 12 US cents per kilowatt hour lang po. Kalahati po ng binabayaran ng Pilipino. Pero alam nyo, yung kinikita ng Amerikano is 20 to 30 times that what is earned here in the Philippines. Yung sweldo po nila doon is 20 times more than the Filipino, no? Pero yung ating kuryente, doble ng binabayaran ng Amerikano. Bakit po ganyan nangyari, no? So, if we go back to history, alam natin na naumpisahan ito ni Fidel Ramos nung in-advise sa kanya ng kanyang mga ekonomista noon, mga economic advisors niya. Ayan, sila Ben Jokno. Ito yung mga economic advisors niya na nagtulak sa kanya mag-privatize nitong power sector. At ito pong kahinatnan, no? Tayo ngayon ang nagbabayad ng pinakamahal na kuryente sa buong mundo. Sir Butch, siguro dahil nasa power sector tayo, hindi lang to limitado doon sa problema natin pagdating sa kuryente. Katulad po ng isa sa mga programa po o plataforma po ng Katipunan ng Demokrating Pilipino, yung pong ating pagdating po sa paghahanda o pagdating dito sa tinatawag nating infrastruktura para sa enerhiya at tubig. Kamakailan, itong last week lang, Sir Butch, nagtaas ng piso ang pamasahe. Ito yung nakitang solusyon ng LTFRB para yung pong panawagan ng mga driver dahil wala na nga raw silang kinikita dahil sa sobrang taas ng gasolina at sobrang traffic. So, ang endpoint nun, Sir Butch, wala na silang naiuwi para sa pamilya. Pero ang epekto rin nito ay hindi lamang doon sa mga mananakay. Siyempre, dagdag gastos yon sa pamasahe, kahit piso yan. Kundi dahil kung paanong yung itatransport mo mula sa probinsya, ang mga produkto papunta dito sa Maynila. So, katulad ng lagi mong sinasabi, Sir Butch, na ang lahat ng ito, yung programa po natin, pagdating po sa yung production ng energy, ay malaking bagay po. Kasi sabi nga po natin, di ba, ang gasolina o ang enerhiya ay backbone ng buong ekonomiya ng buong bansa, ng isang bansa. At makikita mo, etong si Jokno,
may mga statements talaga sila na hindi bababa naman yung ano eh, ngayon lang mahihirapan ang taong bayan, yung dagdag na piso na yan, later on bababa naman ang gasolina. Hindi ko ma-imagine, tinuturing silang mga eksperto pero tila nagbobobobobohan sila at nagpapakatanga na ang ugat ng lahat ng problema ng taong bayan sa pagmahal, yung inflasyon, pagmahal ng bilihin, pagmahal ng kuryente, pati yung mga iba-iba pang mga importanteng kailangan ng isang mamamayan para mabuhay ng maayos, eh nakasalig doon sa gasolina o doon sa enerhiya, source of energy ng ano. Pwede po bang paki, siguro maganda maipaliwanag ninyo muli sa ating mga taong bayan kung bakit ito pong pagtutok natin, katulad sa ano ng KDP na binabanggit natin, isa yun sa programang pang-ekonomiya. Bukod dun sa One Belt, One Road na binabanggit natin sa KDP, Sir Butch. Well, ang madalas natin sinasabi, ang enerhiya, ito yung pinaka-fundamental at most basic infrastructure na kinakailangan ng bayan, enerhiya, no? Pag sinabi mong enerhiya, hindi naman yung basta-basta enerhiya, reservin mo ng solar, hindi yun eh, no? We have to look for the cheapest source of energy, we have to look for the cleanest source of energy, and we have to look for the most efficient source of energy, no? Eh ngayon, ang talagang, kung yan ang magbabasihan mo, tsaka yung tinatawag na base load ang kinakailangan. Base load, gusto sabihin malakas ang bigay ng kuryente sa lipunan, no? Katulad ng geothermal, no? Pag sinama-sama mo yan geothermal, yan ang tinatawag na base load. Katulad ng mga hydroelectric, katulad nung dati sa Maria Cristina Dam, tsaka itong mga iba pa, itong Angat, yan ang mga base load. Tapos, itong nuclear is also a base load capacity. Mas higit pang efisyente kisa dito sa hydroelectric tsaka sa geothermal ang nuclear. Pero hanggang ngayon, ayaw nating pasukan. Nung pumunta ang mga negosyante at ang pamahalaan bumisita sa China nung 2016, just a few months after the election of President Duterte, pumunta sila doon at nag-shopping kung ano-ano ang kakailanganin natin sa infrastructure na tutulong dito dahil ang gusto ni President Duterte, build, build, build. Hindi po ba? No? Alam nyo ba, anunsyo, nakakuha sila ng $8 billion worth of funding for infrastructure projects that will cover about 5 years of infrastructure building here in the Philippines. $8 billion. Napakalaki po. Alam nyo ba, dyan sa $8 billion na yan, ni isa, wala sa energy generation. Meron isang katiting, energy generation daw, pero solar. At hindi talagang base load, no? Parang naramdaman ko na itong sila Ben Jokno tsaka itong mga iba niyang kasamahan dito sa economic team, no? Parang iniwasan nila itong power generation at pumunta sila dito sa mga iba-ibang mga proyekto katulad ng airports, bridges at lahat ng iba pa, no? Hindi natin makakamtan ang tinatawag nating agro-industrialization na gustong-gustong pasukan ng ating Pangulo kung ang source of energy natin ay napakamahal. At ngayon, lalong-lalo na hawak ng oligarko itong source of energy natin, itong nangyayari nga, pinakamahal na kuryente ang binabayaran ng Pilipinas sa buong mundo. No? Eh, paano ka naman mag-i-industrialize kung dito pa lang sa enerhiya eh,
patay ka na. You have to bring down the cost of energy to a fraction of what it is paying now. Dapat kung nagbabayad tayo ng 13, 14 pesos per kilowatt hour ngayon, dapat maibaba natin yan to mga 5, 4 pesos per kilowatt hour bago po tayo makapasok dito sa agro-industrial development. Ito ang hindi sinasabi nitong mga economic advisors natin dito sa ating Pangulo. Yan ang nakakalungkot. Tapos, ang isa pang mga sinasabi nila sa Pangulo na sabihin sa mamamayan, pagpasensyahan na natin ang langis dahil wala naman tayong langis. At tataas at tataas talaga ang fuel dahil wala tayong langis. Tama po yun. Noong pa po wala tayong langis. No? Eh, ang problema, dati meron tayong tinatawag na sistema para hindi masyadong mahirapan ang mamamayan at ang kumukonsumo ng fuel. No? Kasama na dyan yung mga mananakay, kasama na dyan mga jeepneys, kasama na dyan mga mangingisda, no? At lahat ng kumukonsumo ng krudo. No? Anong meron tayo noon? Meron tayo noon tinatawag na OPSF, Oil Price Stabilization Fund. Okay. Itinayo ito noon dahil nga wala tayong krudo at kung susunod tayo ang presyo ng ating gasolina, kung susunod-sunod sa presyo ng langis sa mundo dahil ini-import natin ito, pag tumaas ang presyo ng langis, kailangan tataas daw ang presyo ng gasolina. Kasi pagkadating ng langis, ni-refine natin ito. We refine it dito sa Bataan Refinery. Tapos nagiging gasolina, yun po ang inaano natin, ginagamit. Nare-refine, nagiging diesel o kaya gasolina. Ngayon, para hindi masyadong mabigla dito sa up and down ng presyo ng langis, gumawa tayo ng sistema noon, nagtayo tayo ng Oil Price Stabilization Fund. Ano po ito? Ito po isang fondo, itong pondo na itinayo ng ating pamahalaan na kada benta ng krudo, for every liter that is sold, 1 peso is set aside, no, and put in a fund. That fund, siyempre, lahat ng bumibili, naglalagay ng piso dyan sa fund dahil nakokolekta yan. Yung pondong yan, lumalaki. Ngayon, pagkatapos, pag naggagalaw yung presyo ng langis sa labas ng bansa natin, no? At sasabihin ng mga oil companies, kailangan kami magtaas ng presyo ng gasolina. Ang sasabihin po ng ating gobyerno nun, magkano nyo ba itataas? Tingnan nga natin kung yan talaga ang kinakailangan nyong itaas. Pagkatapos, kung yan ang kakailanganin itaas, ang gobyerno natin kukuha dito sa pondo. Itong pondong OPSF, yun ang ibinibigay dito sa mga oil companies. So para na rin na napupondohan yung kinakailangan nilang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero since galing po ito sa OPSF, yung pong mga kumukonsumo na mamamayan, hindi po basta-basta nararamdaman yan. Kasi pareho pa rin ang presyo ng gasolina sa kanila. In other words, it is used as a buffer para pong shock absorber. Ito, yayanig dito ang presyo ng langis, pero hindi yumayanig ang presyo ng gasolina. Bakit? Kasi meron po tayong shock absorber. Yung shock absorber na yon,
yun yung OPSF. Napakasimple po yung konsepto. Pero hindi ko maintindihan kung bakit ayaw i-advise ito ng mga magagaling na ekspertong ekonomista sa ating Pangulo. Kung minsan, may duda na talaga ako sa intensyon nitong mga ekonomistang to, no? Kasi para bagang yung kapakanan ng taong bayan as to how to alleviate the suffering of our people, paano mong maiibsan ang kahirapan, no, na gustong-gustong gawin ng ating Pangulo, hindi po ginagawa nitong mga economic advisers. Tapos kung ano-ano ang itinuturo sa ating Pangulo, na mali ang pagpapaliwanag, kanya ang nangyayari, bumababa po ang popularity ng presidente, dahil siyempre siya po ang presidente, no? Pag nahirapan po yung tao dahil sa pagtaas ng bilihin at hindi mapapaliwanag ng mabuti sa mamamayan, yan po ang mangyayari, no? At nakakatakot po dahil kung hindi totoo ang sinasabi sa iyo ng economic advisers mo at wala ka naman paraan para kontrahin sila, nakakatakot po ang mangyayari, no? Kasi siyempre pasama ng pasama ang kalagayan ng mamamayan, at ituturo naman, nakatago naman tong mga ekonomista niya sa likod niya, siyempre ang tatamaan ng disappointment ng taong bayan ay ang ating Pangulo. Kanya madalas na natin sinasabi noon sa mga nakaraang buwan, nakaraang taon, na pag sinabi po ng presidente, ang pangako ko lang naman sa inyo ay yung terorista, komunista, drugs, no, at corruption. At itong ekonomiya, pinapaubaya ko na lang dito sa mga eksperto. Alam niyo po, ilang beses niyang sasabihin yan at hindi po tumitigil ang pagkakilabot ko pag sinasabi niya yon. Kasi hindi alam ng presidente na mas tiwala po ang mamamayan. Ako, mas tiwala ako sa sentido komun ng presidente kisa sa economic ideas nitong kanyang mga advisors. Taliwas po yan. At sooner or later, the president will find out. I hope for the sake of all Filipinos that it will be sooner. Kabuch, di po ba naisip na isa pribado na rin po itong OPSF? At ibig sabihin, ang karamihan po, Kabuch, kasi napapansin natin sa lahat ng mga ekonomista, or kung hindi man lahat, ang nagiging kanilang policy sa economics ay ito nga, magpataw ng buwis, patuloy na pagtaas ng buwis, depopulation, no, pagbawas ng populasyon, at ang isang nga, Kabuch, ay magbenta ng ariyerihan ng gobyerno. Mm-mm. So parang hindi po nakaka... kumbaga hindi na po bago yan. At lalo na ngayon, si Jokno ay dati pa rin nanungkulan na sa mga ilang pang mga administrasyon, di po ba? Alam mo, ang nakakatuwa, nung minsan narinig ko si Jokno sa television, at ang pinagyayabang niya, may gitna daw 30 taon na siyang sumisil, nagnaninilbihan sa gobyerno in various capacities. At ang pinagyayabang niya, siya daw ang nagsimula ng value-added tax, yung unang-unang value-added tax. Siya daw ang nagumpisa, nag-suggest dito sa EPIRA law, no? At marami pa siyang ibang pinagyayabang na
pagtataas ng buwis, no? Sabi ko, bakit kaya pinaghayabang niya ito, no? Eh gusto sabihin, dito sa nakaraan 30 taon, kitang-kita naman ng ordinaryong mamamayang Pilipino ang pagbagsak ng kalidad ng buhay ng mga mamamayan. The quality of life of the Filipino has continuously deteriorated. All because of this guy? Siya lang ba ang gumawa nito? No? All because he has advised the governments these actions? Anong pagyayabang mo? At bakit ka nandyan? Yun ang hindi ko maintindihan. Bakit siya pa rin ang ipinipili? At all we have to do, sentido common, tignan nyo po ang kalagayan ng buhay dito sa nakaraan 30 taon. Lahat po ng humawak ng ating ekonomiya ay pare-parehong pag-iisip. Ito yung tinatawag natin free marketers. Ito yung mga tinatawag natin monetarists. The way they manage an economy is to manipulate interest rates. Ito po ang nangyayari sa atin. Pabagsak ng pabagsak ang kalidad ng buhay. Nawawalan po ng trabaho. Ang trabaho natin ngayon ay call center kung meron ka man mahagilap, no? Call center operations. At ano po ba ang call center operation? Para ka lang telephone operator, no? Eh, yan ba kinakailangan mo ng magkaroon ng napaka-taas na antas ng pag-aaral sa mga universities para lang mabigyan ka ng call center job? Ang dami po dyan sa call center, dating doktor, dating negosyante, dating professional, no? Arkitekto, ingeniero, accountant, pero nandiyan po sila sa call center. Yan na ba ang ating trabaho? Because these economies manipulated the situation starting EDSA 1986 to convert the country from what would have been the preparations of a producer economy and moved us towards a service economy. Service. Kanya po ang pinakamagandang trabaho na hinahangad ng ating mga mamamayan ngayon ay makapunta sa labas ng Pilipinas para maging domestic helper na kung sino-sino man Arabo, no? Diyan ang kanilang hangad. This is their dream. Ito na ang kanilang pinapangarap sa kanilang buhay, na maging domestic helper sila sa isang mabait na Arabo. Kakalungkot po. Ito ang kagagawa ng ating mga magagaling na eksperto sa ekonomiya. Mr. President, it does not take too much to try to analyze it and see it from a different way. No? Nakikita mo at makikita mo rin, ako'y naniniwala. It does not take genius to see this. Naniniwala ako, pagsuriin mong mabuti at analyze it, yung inyong mataas na antas ng sentido komun, no? Makikita nyo ang ating sinasabi. At sana mapigilan nyo itong mga economic advisors ninyo dito sa kanilang mga ginagawa. Ang ating pong Katipunan text ay 0917-964-8818. At ang hotlines po natin, 882-2374, 882-2376, at 882-2378. Kanina sa Cavite, Silang Cavite, ano ba yung barangay Magyuma? Yun yata ang pangalan ng barangay. At meron po tayong mga kasama doon at dumalo doon sa
parang symposium, no? Siguro mga maybe 60 or 70 people that were there, no? At natuwa naman ako dahil nakapagbigay ng pagkakataon kami magkwentuhan. Kuminsan dahil naghihintay pa kami ng ibang mga dadating, ipagkwentuhan ako sa mga apat o limang tao paligid ganyan at tinatanong ko yung kanilang sitwasyon. At nararamdaman mo po yung kanilang talagang hinaing, no? Yung kanilang, sabihin ko na lang galit dahil yun talagang pinagmumulan nun. Dito sa kanilang patuloy na dinaranas na kahirapan, no? At para bagang hindi na nila alam kung ano ang saan sila pupunta, no? Sabi nila, tinatanong nila, ito bang mga kasama ko daw sa partido, ano naman ang magagawa namin, no, para maayos ang kabuhayan, dahil palagi daw may mga dumadating at ito naman ang palaging sinasabi na maiibsan ng kahirapan. Alam niyo po, you cannot blame them, no? Yung kanilang frustration at cynicism, parang eto na naman tayo, ganyan-ganyan, no? Tapos, ang pinakita ko po sa kanila, ako din man ay very cynical. Wala, pagtitignan nyo po, sabi ko, pareho din mga politiko ang tatakbo, pareho din mga political parties, at wala naman pong nangyayari sa kanilang mga programa. Maski na rin ang programa ng partido ng presidente, itong PDP laban, no? Nakikita nyo po, parang halo-halo sila dyan. At nakikita natin na sumasama lang yung iba dyan dahil siya yung partido ng presidente. Meron pong mga iba, gusto din sumali dun sa partido ni nung anak ng presidente dahil anak siya ng presidente at kilala siya ng buong Pilipinas. So sasali sila doon at pag nakita ng tao nakasali sila doon, iboboto sila. Sabi ko, yan na ba lang ang basehan ng iboboto ng mamamayang Pilipino? Kami po, nung nakikita namin ito, sampu ng aming mga kasamahan sa Citizen National Guard, sa Save the Nation, at sa mga iba pang kilusan na kasapi namin, no? Binagkaisahan po namin na hindi na dapat siguro natin payagan ito. Hindi na dapat natin payagan itong pareho na naman, mambobola na naman, mga sinungaling na naman, mangungurakot na naman. Tapos tayo, meron tayong mga kilusan, sisigaw tayo from the sidelines, sasabihin natin mga magnanakaw kayo, ganyan-ganyan. Pero hindi tumatalab eh. No? Siya rin at siya rin ang gagawin itong mga ito. So, nagkaisa po itong mga kasamahan sa kilusan, sa movements. So, let us get together and act in solidarity. We will act as one, no? Total, ang mga prinsipyo natin pinaninindigan at pinaglalaban ay halos pare-pareho na ang direksyon. Galit tayo sa talagang tiwali, galit tayo sa mga magnanakaw, galit tayo dito sa mga droga at mga protectors ng drug addicts. Ayaw natin itong masasamang ideolohiya. Ayaw natin itong mga terorismo. Ayaw din natin itong mga nakaraan na administrasyon na gumawa ng mga sistemang pagpapatay sa mga bata, katulad sa Dengvaxia,
ayaw natin yung pinamimigay ang ating bansa bilang isang military base, base militar laban sa China. Ayaw natin yon. Nagagamitin tayo ng mga kano, no, ng mga CIA. Nung nakaraan administrasyon, ito na nga ang ginawa. Nag-gumawa silang paraan para dumami ang droga dahil ang kanilang pakay, paghawak na nila ang kabuuan ng bayan, ililegalize na nila itong droga. Di ba yan ang sinasabi ni Lenny Robredo? Tsaka yung kanilang Diyos-Diyosan na si George Soros, yan ang tunay na pakay niya sa buong mundo, ma-legalize itong paggamit at pag-trade sa droga. No? So, yan ang ayaw natin. So, nagkaisa po, maglumaban dahil nakikita po natin itong mga politiko, siya rin ang plano nilang gawin, no? At wala pong nakatutok sa kapakanan ng taong bayan. Kanina ipinaliwanag ko na tayo parang tuwing may darating na halalan ang mamamayang Pilipino, nakaupo dito sa gallery, nanonood ng boxing. At tinanong ko sa kanila, tayo, pag may boxing, sabihin natin si Manny Pacquiao, meron mga pupusta kay Manny Pacquiao, meron naman iba, sabi nila, matatalo na si Manny Pacquiao. No? Tapos, manonood tayo, at kung nanalo yung si Manny Pacquiao, masaya yung karamihan sa atin. No? Tinalo niya yung dayuhan. Pero ang tanong ko, nung nanalo siya, humusay ba ang buhay ng mamamayang Pilipino? Hindi po. E parang ganyan din ng eleksyon sa atin. Tinitignan natin kung sinong mananalo, tapos sasabihin natin, ito ang mananalo dyan at ito ang matatalo. Tapos pagkatapos ng eleksyon, nanalo nga yung sinabi natin mananalo, pero anong nangyari sa buhay natin? Wala din po. Para tayong nanonood ng boxing. Kasi pinapanood natin at nagkikipagpustahan tayo kung sinong mananalo. Ang nakakalimutan natin, lalo-lalo na sa isang eleksyon, buhay ang pinaglalaban. Kaya sabi natin kanina, tayo dapat ang nandun sa loob ng boxing ring. Makikipaglaban din tayo. Bakit? Kasi buhay ang pinaglalaban natin. Nandun din dapat tayo nakikipaglaban. At hindi lang tayo spectator. Hindi lang tayo gallery. Hindi lang tayo manunood. We have to be right inside the arena, fighting for our lives, fighting for our country, fighting for a future, the future of our children and grandchildren. Kabutya na pag-uusapan itong kinabukasan ng ating mamamayan. Ngayon, Kabutch, isa sa mga nakita natin sa mga balita nitong linggo ay itong pag-approve, Kabutch, ng 7 bilyong dolyar na development fund para po sa tinatawag na Belt and Road Initiative ng China. At ang sinasabing priority dito, Kabutch, ay mga ASEAN countries. Sa katunayan, Kabutch, may ilang opisyal dito kabut sa Pilipinas mismo na talagang kasali daw tayo dito. Mm-hmm. Ngunit kabut siyang nakita nating hindi masyado klaro ang kanilang
proposal ng paliwanag kung ano yung papasukan, no? Yung kasi ang alam natin sa although maganda yung pagkaka-explain talaga ng Belt and Road Kabuch dito sa article at sinabing ito nga yung massive gargantuan project ng China na magkaroon ng development sa buong mundo at pagdugtungin ito sa pamamagitan ng teknolohiya, ng maglev train at napakarami pang iba. Ngunit pagdating dito sa Pilipinas, Kabuch ay wala masyadong nabanggit at nakita ko parang cultural related, environmental protection daw yung proyekto. At katulad po ng sinabi niyo kanina, wala po tayong nakitang tungkol sa enerhiya o kung ano mga infrastruktura. Ayun nga. Eh, yan ang mangyayari kasi itong mga economic advisors natin, taliwas talaga sa kapakanan ng taong bayan. At palagay ko, kasi mga ano to eh, mga bata ng IMF to mga to eh. Ito yung mga, ang kanilang pag-iisip sa ekonomiya, yung datihan na eh, no? At ayaw nilang pumasok dito sa ganitong klaseng mga proyekto. Kasi ang mangyayari dyan, we will have to convert our country from a service economy now into a producer economy. Eh, yung mga yan, hindi sila yung tamang advisor ng presidente. Kasi yung mga yan, punot dulo yung mga yan, ayaw nilang maging producer economy tayo. Gusto nila, service economy lang tayo. No? Gusto nila, tayo yung atsoy at atsay ng buong mundo. Okay na sa kanila yan. Ang gusto nila, mabawasan ng ating mga populasyon. Kanya mas mabuti, payagan yung tumaas ng tumaas ang halaga ng kuryente, halaga ng tubig, at patawan mo pa ng buwis para tuloy-tuluyan ng mahirapan ang mga iba nating mga mamayan para tuloy-tuluyan na silang mamatay. At pag namatay sila, mababawasan ng ating populasyon. At pag nabawasan ng populasyon natin, gaganda yung kanilang statistika na ipapakita ngayon sa IMF. Tingnan nyo, ang ganda ng statistika ng GDP ng Pilipinas. Yan ang pag-iisip nitong mga ito. Wala pa akong nakitang economic program na ginawa nitong mga klaseng taong to. Yan sila Ben Joke, no? Na umiiwas sa pagtaas ng halaga ng buwis. Palaging nandyan, tataasan at tataasan yung buwis. Kung pwede, increase pa yung ano eh, yung VAT from 12 to 16. Mas gusto yan ni La Joke, no? No? Dahil simple lang kasi ang pagpataw ng VAT, pinapatawan mo ng buwis lahat ng mamamayang Pilipino. Kasi matanda ka o bata ka, may trabaho ka o wala, nagbabayad ka ng buwis. Yan ang sistema ng VAT. Tapos, isa pa rin sa kanilang pang-ekonomiya na programa, ang bawasan mo ang populasyon. Ang populasyon po, hindi nababawasan sa pagbibigay ng birth control pills, yung RH bill nila. Hindi po basta-basta mababawasan populasyon dyan. Ang populasyon, nababawasan po ng malakihan kung magpapataw ka ng isang economic program na magpapahirap sa mga iba-ibang sektor ng iyong lipunan. Kung magpapayagan mong tumaas ang halaga ng kuryente, payagan mong tumaas ang halaga ng bilihin, ng pagkain, no? Payagan mong tumaas ito, ano po ang mangyayari? Yung pong wala ng kakayanan na dahil wala na silang trabaho, wala na silang negosyo, yun ang una-una pong tatamaan dahil magbabawas sila ng pagkain dahil sobra na ang mahal ng buhay, ng bilihin.
pag nabawasan ng pagkain, wala nang sustansyang nakakain, magkakasakit. At pag nagkasakit, tuluyan na siyang mamamatay. This is a way of decreasing population, not just here in the Philippines, but this was implemented all over the world, especially before in Africa, in the South American countries, and here in the Philippines. This was actually being done as a depopulation program, economic depopulation program. Yan po ang ginagawa nila. Ngayon, nakikita po natin, ito ang kanilang pamamaraan para gumanda yung statistika. Yung statistika ang sinasabi ko, yung GDP o per capita GDP na gusto nilang gawin. Ngayon, bakit po, paano nilang gagawin ito? Well, sabi ko, sa isang, yung demographics, yung mga, sa populasyon, meron mga retirees. Yun mga taong hindi na, wala na, they're not employed anymore. Wala na silang trabaho. Sa tingin nitong mga ito, dapat hindi susuportahan ng gobyerno itong mga ito dahil hindi na, wala na silang silbi. They are useless eaters. Wala na silang silbi, bakit pa susuportahan ng gobyernong malakihan yan? Kaya kinakailangan, bawasan ang suporta ng gobyerno dyan sa kanilang kalusugan. No? Kaya yung PhilHealth, no? Tatandaan nyo, yung 10 billion pesos na ginamit sa PhilHealth na gagamitin pagtatayo daw ng mga clinics pag tinurukan ng dengue vaccine itong mga bata. Kumuha sila ng 10 billion sa PhilHealth. Hindi naman natayo yung mga clinic. Pero ang kinuhanan nila, yung pondo na nakalaan para sa mga retirees, para sa mga taong nag-retire na. No? May pondo po dyan na 10 billion. Dapat managot dyan si Risa Hontiveros. No? Tsaka sila Noy-Noy, syempre. No? Tapos, ito pong mga, tingnan nyo, yung mga bata naman. Ang bata, gastos din ng gobyerno yan. Gastos sa edukasyon, gastos pa sa kalusugan, sa health. No? Hanggang aabot sila sa edad na pwede na silang magtrabaho. Ginagastusan po yan ng gobyerno. Ang mas gusto po ng mga ekonomistang ito, mabawasan yan. Para ang gastos ng gobyerno, mababawasan din. Kaya itong mga pagtuturok ng dengbaksya, ng mga ganyan, at mga iba-iba pang programang, similar programs such as this, no, are also the ones being used to depopulate the country. No? Napakasama po ng pinanggagalingan itong gasing sistemang to. Hindi natin po nakikitang klaro dahil hindi inaanunsyo yan. No? Pero yan ang kanilang ginagawa. Okay, magandang gabi po dito sa mga tumatawag sa atin. Miss Leti Jimenez, magandang gabi sa iyo. Good evening, sir po. Yes. Sir po, naalala ko noon sinabi ni Presidente na ang sabi niya, ang dream niya ay wala nang magkaroon ng OFW. Kasi alam niya ang hirap ng isang OFW at yan nasisira ang mga Pilipino. Mga tama. So kung hanggat maaari, sama-sama dito dahil talagang talo nga, tumataas naman lahat. So useless ang kanilang pagtatrabaho. And then ang pamilya na pabayaan pa, di ba? Now, kasi sa boot, na-realize ko lang na kung tama ako, no? Na kung tayo sama-sama talaga, walang OFW, sama-sama tayo. Kasi nung araw 1960s, wala yan, oh. Tapos tayo, nagsasama talagang nagsisikap, agriculture, binibigyan lahat natin ng pansin, yung mga mahihirap naman natin, ano, lahat, pinapasok pagtrabaho, tumutulong sa mga, sa ating mga magulang para umunlad ang
ating pamilya. Nakapag-aaral tayo kahit kung 10 ang anak mo, mga dalawa makakapag-aral yan. At doon mag-uumpisa ang pag-angat ng pamilya pag nakapag-aral yung dalawa dahil sa sacrifice ng kanilang mga elders, di ba? So, itong nangyari sa atin sa 30 taon, sa tingin ko ito, project ito, ginawa talaga tayong mapunta tayo sa ganitong sitwasyon ngayon eh. Yun ang nakikita ko eh. Tamang-tama ka dyan, Leti. Exactly, no? At ang may alam mo itong mga economic advisors natin, may mga juice-juicean yan eh, no? At yung mga yon, yun ang susundan nila, no? Itong mga ito, tiga implement lang ng programa. Maski na nakikita ni Nana, yan ang mangyayari sa atin. They will implement it, no? Kasi yun ang juice-juicean nila. Kanya sila ngayon nakaupo diyan as advisors of Duterte. But they're not really following Duterte. They're actually making sure that Duterte will not be able to do what he wants. Now, Sir Bud, sa 30 taon, sinabi mo sa programa mo ngayon na in 30 years, tayo ay naghirap, sabi mo. Totoo, pero in 30 years, yumaman ang nasa gobyerno. Yan ang nangyari sa atin. Yumaman, hindi lang sa gobyerno, yung mga oligarko, yun, di ba? Yun na nga po, kasi nag-anuhan lang naman yan eh. Privatization yan eh. Uh-huh. Naggagamitan yan eh. Uh-huh. So, kung hindi naman sila maggamitan, hindi naman yayaman ang gobyerno. That's right. That's right. So, yun ang naging epekto ng mga taong Pilipino. Alam mo, ako natutuwa, Leti, dahil ngayon, nagiging klaro na sa isipan mo, tsaka siguro sa kaisipan din ng ating mga ibang tagapakinig, no? Masaya na ako sa ganyan. Kasi kung tayo tayo nakikita na natin yan, marami pa siguro nakakakita na nito. At katungkulan po natin na isiwalat itong ganitong klaseng pagpapaliwanag sa kanila. Kasi kadalasan, hindi po nakikita ito ng mga ibang tao. Hindi nila na papag-isipan, no? But it's a very important item that we must realize once and for all, no? Now this is actually what is happening. At pag nakita po nila, malalam, pati na rin ang ating Pangulo, pag nakita po niya, no? Sigurado ako, babaligtarin rin niya itong sistema ang ginagawa. Kaya nga, Sir Bud, ang panawagan ko sa ating Pangulo, kung ang pangarap niya ay talagang walang OFW, number one niyang gawin, gawa niya ng paraan na ang kuryente natin ibaba. Tama. Dahil kapag mababa po, kaya nating magtiis dito sa ating bansa. Mababa kuryente, kaya natin to ngayon. Mm-hmm. At number two, yan, asikasuhin niya ang drugs dahil yan ang nakakasira. Dalawa lang, Sir Bud, eh. Tayo'y masarap ang buhay sa Pilipinas, sa mga Pilipino. Yan lang dalawa. Salamat, Tama. Sir Bud. Thank you, Leti. Okay, Julie, magandang gabi sa iyo, Julie. Magandang gabi. Yes. Sinabol ko yung programa niyo, nag-travel ako eh. Ganyan. Palagang, pati sinila ko para makatawid lang ako. Okay. Ang ganito, Sir Bud, kasi naabutan ko, meron ko yung sinabi na, sabi ng Pangulo, pasensya dahil wala naman tayong langis. Mm-mm. Yung sinabi niyo yun. Mm-mm. Hindi ko matanggap yon dahil ang alam ko meron. Mm-hmm. Ang problema ay hindi nila inaaksyonan. Sumulat na kami noon, panahon ni Pinoy, ng Pinoy, anong pangalan niya? Yung Presidente Lielo? Si Noynoy. Oo, Noynoy. Nakarating nga sa kanya, pero ibinato sa balik hanggang sa nagkakagastos kami. Ang problema po, gusto kong maulit-ulito, kasi nag-meeting kami ngayon kaya ako nalite, na sa panahon naman ng Pangulong Duterte, sapagkat ikaw naniniwala ka rin sa kanya kaysa ekonomista, sabi mo, ako rin, ganon. So sabi ko, kung wala yung Pangulo, sino pa ang katiwa-tiwala na tayong mahihirap eh, binipisyo nito. Ngayon na kailangan paliwanag natin sa Pangulo kasi kaisa-isa natin Pangulo ngayon yan eh. No, siya lang ang nakikita kung may puso para sa taong bayan at matapang, no? May tapang, no? Kanya importanteng magamit natin ng kanyang mga kalidad, no?
para maayos natin itong sitwasyon at tulungan natin siya sa pag-iisip, no? Para mabilis na lang kasi how many years na ito, 30 years na. Hindi mabuksan-buksan dahil siguro may dahilan, mayroong pang hinihintay. Sabi namin, sige, bigay mo yung mapa para madali. agreement? Bahala na, basta ang layunin natin, malinis para sa bansa. Magkaroon ng peso ko agad yung lahat ng senyor. Paglaban nyo yan pag ikaw nanalo, ha? Sige. Pag ikaw nanalo, kayo, ay yun ilaban mo, ha? Dahil laki na ng pagod ko rito. Yung alam, magkaroon kami ng ginawa. Baka meron, kunin ang oligarte ito. Kaya pagtanggol mo ito, ha? Ipagtatanggol po natin. Meron po tayong, meron po tayong mga programa, no? At patakaran na gustong ipairal, no? Na talagang nakatuon sa kapakanan ng taong bayan. At mas expansive pa po. Hindi ko pa pwede sigurong may isa-isahin ito dito. Pero yung sinasabi ni Leti kanina tungkol dito sa pamilya, no? Nasisira dahil sa pagpapalabas ng OFW at ayaw, gusto niya nang ibalik dahil nasisira ang mga pamilya. Ako po isang ayon dyan dahil sa aming partido ay isa yan. Isa yan sa kauna-unahan naming programa na lahat ng sumisira na patakaran ng gobyerno na sumisira sa pamilya ay kinakailangan itigil. No? Kanya, kasama na dyan ang pag-e-export natin sa tao, sa ating mga mamayan para lang makapagtrabaho sa Middle East at kung saan-saan. No? Kasi ito, sumisira sa pamilya. Pag nasira ang pamilya mo, no, sira ang lipunan, sira ang bayan. Yan po ang, at anong sinabi niya, para bagang naging plano, parang plinano ang pagwawasak sa Pilipinas dahil dito sa mga ganitong klaseng programa, tumpak. No? This was planned in the destruction of the Republic of the Philippines. And the people that were used to destroy us were the very same economists who we trusted. Yan ang nangyari. Sige, maraming salamat sa iyo, Julie. Magandang gabi. Alfredo Marcelino, magandang gabi sa iyo. Hello, magandang gabi, Kabut. Yes. Ay, pakinggan ako sinasayam kanina tungkol sa mga paliwag sa pagkuryente, ganito-ganon. Naalala ko agad yung education sa tao na dapat malaman lahat nila kung bakit nagkakaganito ang Pilipinas, ang bayan natin. Nagkaroon tayo ng mga opisyalis, alal ng bayan na galing sa Kalokohan, sa Pandaraya. Ang iniano nila yung neoliberal. Umaasa lang tayo sa dayuhan, hindi tayo pwedeng umasa sa gawa natin sa loob. Kaya yung natin, kuryente natin, yung bata niyong kapatan, ayaw nila pag-paandarin. Dahil ang sabi ng iba, wala raw enabling law na para paandarin yan. Dahil tayo, conservative kung basa, neoliberal, asa lang tayo sa pag-aangkat. Paano mangyayari? Yan ang ginawa ni Ramos, no? Tsaka ni Corazon Aquino. At nung gumawa sila, tapos ipinataw pa ni Ramos itong EPIRA law sa atin, no? Yan talagang para mo bang yan ang kahuli-huli ang pako sa krus sa mamamayang Pilipino, no? At hanggang ngayon napakahirap po tayong makababa dahil pinako tayo ng ganitong mga sistema na inumpisahan ni Ramos at Corazon Aquino. Pero palagay ko itong pagdating ng ating pangulo na si Rodrigo Duterte, palagay ko, pag naintindihan niya kung anong nangyari sa bayan natin in this way, at kung hindi niya masyadong pakikinggan itong mga economic advisors niya na ang tunay na layunin ay magsinungaling sa kanya at ilihis siya sa katotohanan, pag makita niya yan, no, babaligtarin niya itong nangyari sa atin. Siya lang kasi ngayon ang nakikita kong siya lang po ang tanging presidente na may lakas ng loob labanan itong oligarkiya, no? Itong mga may control sa mamamayang Pilipino ngayon.
ano ko nakabots, yung mga economic advisor ni Pangulo, hmm. ay sabihin ng totoo kung magandang ganito. Hindi nga kaya nila sasabihin. Sinusunod nila yung sinasabi ng nag-uutos sa kanila, ganito ang gawin nyo para hindi kayo mulat. Isa-isa na naalala ko kabots itong natin, budget natin sa ngayon. Hmm. Sa agriculture, ang kailangan natin 100 billion. Hmm. Ang lumabas, wala pang 50. Hmm. Paano tayo makapag-ano ng mga ganyan dahil sa mga technology, makabago? Paano mapairal yung gano'n? Gusto gawin ng secretary kung kulang naman ang budget. Hmm. Ibig sabihin, mandato ng IMF World Bank ang ano natin, control nila. Hmm. Ang policy natin na foreign policy, pero pangdating sa loob, control na control pa nila sa magitan ng mga economic base ng Pangulo. Inasabi sa kanya, hindi ba, Kabot? Yes. Oh. Eh, ang kanilang ginagamit na itong mga economic advisors natin, nasasabihin, ganito po ang nangyayari kasi sa ating pong mga, sa ating pong nakokolekta sa taong bayan, ang unang-unang binibigyan natin ng priority sa pagbayad, itong tinatawag nating utang panglabas. Yan ang unang-una. Ngayon, napakabigat po niyan na ilang taon na natin ginagawa buhat ng panahon ni Corazon Aquino hanggang ngayon. No? Yan ang tunay na pampabigat sa buong bayan kasi yan ang may priority. Ang priority hindi po ang taong bayan. Ang priority itong pong mga bangkong kinauutangan natin. Pero ito palaging pinapaliwanag ko. Hindi po tunay na utang yan. No? Ano lang yan, banker's arithmetic. Hindi natin tinanggap yung sinasabi nilang utang natin. Nangyari po yan dahil inutusan tayo na magpababa ng halaga ng ating salapi kontra sa dolar. No? At dahil dito, lumaki ang sinasabi nilang utang natin. Pero hindi natin tinanggap. Ang binibigay, ang ginagawa natin, binabayaran natin yung amortization na yan dito sa utang na hindi naman talaga natin pinakinabangan. No? So kakabos ka nito, ang pagkakaitin ko, di ba yung mga ano natin sa GA, General Appropriation Act, sa anong punta natin sa budget, nakalagay ba kung magkano binabayaran natin sa IMF Bank, utang natin? Tinatago yan. Dati, nakalabas yan panahon ni Cory. Pagdating po ni Ramos, tinago nila yan. Oh. Kasi masyadong iskandalo. No? Kanya tinago nila yan sa ating budget. Na yung hindi pinapakita. Dahil, ba't mo papakita? Dahil, babayaran na naman natin yun. At kailangan mag-operate lang tayo dito sa natitira. Yung sukli na natitira, yun lang ang talagang budget natin. Kaya nga kapos yung kinago niyan dahil ambat na laki. Nung panahon ni Cory, 8. Panahon ni Ramos, 10. Pagdating kay Gloria, 12, di ba? Pero nung bandang huli kay Gloria huli, gusto pa atang gawin 15%. Ito si Diokno ngayon. Si Diokno gusto niyang 16. Parang ganun yun sa ano, yung group, di ba yun? 20, parang tandaan ko yun. Ang inaano ko lang, sana maging tapat sila sa tao, sa sawa-sawa ng tao eh. Hindi, kung... Gusto na talaga, katulad nyo, kabot kayo, ano yung partido nyo, diyan kami umaasa, kabot. Ang laki ng pag-asa namin yan. Sana maging magkatotoo na talaga ang buhay ng tao, maging maayos, malaya. Normal, di ba, sabi? Magtulungan po tayo. Ng tao, ng kabuhayan. Alam nyo po, kami po dito sa Katipunan Demokratikong Pilipinas, sa KDP, we are all reluctant candidates. Alam niyo po ang ibig sabihin nun, di ba? Ayaw namin talagang pumasok dito sa politika dahil hindi kami mga politiko. No? Pero dahil mayroon ng responsibilidad ang inyong lingkod at ito din mga kasama natin, responsibilidad, kasi ngayon kinakausap ko kayo, kinakausap ko ang buong bansa, na ganito ang kinakailangan gawin, ganito ang kailangan gawin. Dahil dito, umabot na sa panahon na kinakailangan ipaglaban, no? Dito sa eleksyon. Ang kanina pinapaliwanag ko
tayo nasa labas nanonood tayo ng boxing, no? Pero ang dapat talagang mangyari, doon tayo sa loob ng ring at nakikipaglaban din. Dahil buhay natin ang pinaglalaban natin. So because of this, nagdesisyon po kaming mga magkakasama, no? Na sige, this might be our last chance that there is a president that might help, no? Understand the situation. This might be our last chance to try and save the nation. So, masa ka na lang, kapos, hindi ba yung ano niya, puro kayo, tinuturoan niyo tao, minumulat niyo ang mga dahil natin. Inaano ko kapos, sana sa ibang istasyon, mag-ano rin kayo. Katulad nung sa, ano, RP1, meron si Borson dyan, pag Sabado, yung education radio, ang ganda nung ano rin, pinapaliwanan talaga ang mga bata to. Sana isa rin kayo doon, kapos magsalita sa ibang istasyon para malaman ng ibang tao. Kung tatanggapin po nila ako, di bakit hindi? Di ba? Oo, inaano ko lang. Kaya, tapos, angat ko ang tagumpay nyo, tagumpay ng taong bayan sa inyo. Maraming. Ito nyo, dahil sa puso't isipan tayo, isang Pilipino, isang malayang bansa, pwede lumaban sa katotohanan at ano natin ang tunay ng tagumpay. Salamat, Kabus. Salamat, Mr. Marcelino. Rose Sanggalang ng Las Piñas. Magandang gabi po. Good evening po. Yes. Ano lamang po ako napatawag. Tungkol ho doon sa ano, meron po tayong oil. Kasi sa ngayon, yung Recto Bank, yung Oriental Petroleum. Noon po, umabot stockholder po ako ngayon. Meron akong 500,000 shares as of now. Tapos ano, pero ang value niya is 0.00 something lang. Mga ganon. Lumit na. Noon, umabot yan sa 0.29. Wow. Oo, during the time of Marcos. Kaya lang nilagyan niya ng parang limit. Kaya bumaba ang ano. Pero napaka-laki po ng Oriental Petroleum. Madami po tayong oil. Kaya yun lamang po. Sige, maraming salamat, Ms. Rose Sanggalang. Thank you po. Well, marami din na po tayo. Kaya lang hindi pa natin po nabibigyan ng pansin o dapat nabigyan natin ng attention, no? Ito mga kinakailangan natin dahil yung mga ibang ekonomista natin, mas gusto nilang nanggaangkat kaysa mag-produce, no? To them, it's easier to import. Sometimes, sabi nila, it's cheaper to import than to produce. So let us just import. Yan po ang malaking kamalian kasi pag-aangkat lang ang gusto mo, katulad ngayon, ang ating buhay ay depende na sa pag-aangkat natin ng palay, ng bigas. Hindi po ba? At ng pagkain. Anong klase kang bansa kung ang hindi mo mapakain sa sarili mong kakayanan, no? Ang iyong mga mamamayan. We cannot call our, no country can call itself a nation who cannot feed its own people. No? I still believe that everything that we need, everything that we need to be able to live and live in a prosperous manner is here in the Philippines. We are really rich in resources. All we have to do is work to get this out, no? But there are people that will refuse to do this. People who have crooked economic ideas. People who would rather kill their own population so that their economic statistics will do better. Only the economic statistics matter to them. Kabutya, nakakatuwang marinig itong mga pahayag ng ating mga tagapakinig. At makikita mo talaga yung kanilang hinain, no? At makikita mo rin kung paano ang mga mamamayan ngayon ay namumulat nga at kung nalaman nila kung ano talagang nangyayari. At hindi itong tulad lang ng
madalas nilang marinig, mabasa sa mga balita ukol nga dito sa ekonomiya at sa iba pa mga dako ng ating pananalapi, lalo na dito sa pagpinag-uusapan ang talagang may epekto sa buhay ng lahat ng mamamayang Pilipino. Ano, natanong palagi nila kung ano, kanina tinanong, ano ba kayo? Pro-Duterte ba kayo o anti-Duterte? Sabi ko, sa totoo lang, pro-Duterte kami. No? Pero hindi kami pro-cabinet ni Duterte. Kasi hindi lang po ang mga kabinete, ang cabinet members po ni Duterte ay napaka ano, magugulo at mukhang meron silang mga ibang intention, no? Kanina madalas natin pinag-uusapan itong mga economic advisors niya, pero meron mga iba na taliwas eh. Taliwas talaga sa kagustuhan ng presidente ang nangyayari. Etong si Secretary Cusi ng Department of Energy, ilang beses siya uutusan ni President Duterte na gumawa na ng paraan para mapaandar na yung nuclear power plant. Ang sasagutin niya, yes sir, gagawa tayo ng paraan. Pero walang nangyayari. Tapos magbibigay siya ng mga kung ano-anong mga explanation na kinakailangan. Mag-ingat po tayo. Yung bubulahin niya ba ang presidente? Para lang hindi mapaandar yan. Bakit? Kasi yung mga amo nito, nasa EPIRA eh, no? Nakikinabang sa EPIRA. Yung mga amo niyan, sila Ramon Ang, tsaka sila Aboitiz, at kung sino-sino pa. At yan na rin mga USEC dyan, no? Eh, nabudburan na rin yan eh, no? Ng malaking pera ng mga nasa ano, yung nakikinabang sa EPIRA. Oligarko eh, no? Ito, tingnan niyo po ah, kung ano yung bakit malungkot ang sitwasyon. Sabi ng presidente, ito lang siya, terrorism, CPP-NPA, yan ang kanyang drug syndicate, yan ang lalabanan niya, tapos itong corruption. Sabi niya, ito lang pinangako ko. Ngayon, ang ekonomiya, bibigay ko dito sa mga eksperto. O ano pong nangyari? Itong mga eksperto, tsaka itong ano, ang pinairal pa nila, itong privatization ng mga public utilities. Ang kuryente, hawak po ng mga oligarko. Ang tubig, hawak po ng oligarko. Ang mga hospital, hawak din ng mga oligarko. Ang mass transit system, hawak ng mga oligarko. Ang telecommunication, hawak ng oligarko. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang mga oligarko ang may hawak sa buhay ng mga mamamayang Pilipino. Sila ang magde-decide kung sinong mamamatay at kung sinong mabubuhay. Sila ang magde-decide kung ilan ang mamamatay at ilan ang mabubuhay. Paano nilang nadi-decide yan? Napakadali. Alam nyo ba na kung meron kayong tinatawag na sensitivity analysis, kung itataas mo ang halaga ng kuryente at sabay mong itataas ang halaga ng tubig, yan lang dalawang yan. Meron ng epekto yan sa kakayanan ng mabuhay ng mga malaking sektor ng ating mga mamamayan. Bakit? Katulad ng sinabi ko, kasi pag naging mahal ang kuryente, mababawasan ang kakainin, mababawasan ang gamot. Pag nagmahal ang tubig, alam nyo naman, ang tubig ay buhay. At pag napakamahal, hindi ngayon gamit ng tubig ang ating mga mamamayan dahil napakamahal. Kinakailangan nila kundi mauuhaw sila at malalagay sa peligro. So ano pong nangyayari? nababawasan ang kanilang konsumo dahil po sa kamahalan. At meron pong mamamatay. Tayo po ngayon, kayo meron
nakikinig po tayo sa ating radyo, sa ganitong programa, at meron tayong konting kaginhawahan na magtaas ng piso o 2 piso ang gasolina, hindi po tayong masyadong naapektuhan. Pero marami nang naapektuhan dyan dahil ang resulta ng pagtataas ng gasolina o ng kuryente, no? Ang resulta niyan, malaking pagbawas sa kanilang kinakain. Malaking pagbawas sa kanilang iniinom na gamot. No? At yan po ang nangyayari. Ang ibig sabihin, mapapadali ang kanilang pagkamatay. Kasi pag nagkasakit yan, wala na silang ibabayad sa doktor o sa hospital. Minsan, mag-uumpisa yan sa sipon, aabot sa pneumonia, at tuluyan ng mamamatay. Sila na ang may desisyon kung ilan ang mabubuhay, ilan ang mamamatay. Papayag ba tayo niyan? Tapos para bagang ginawa nilang security guard si presidente dahil ang binabantayan niya lang terorismo, komunismo, mga drug syndicates at itong corruption. O dyan ka muna ha, bantayan mo yung mga masasamang yan, pero kami na ang bahala sa buhay ng mamamayan. Ano pong hiling natin? Mr. President, let's take back our country. Kunin po natin ulit. Hawakan po natin ang buong bayan. At sabihin dito sa mga negosyante, huwag kayong hahawak nitong public utilities kasi namamatay ang mga tao. Dito kayo sa mga iba-ibang industriya na kakailanganin maitayo at maisulong para makagawa tayo ng employment. We can generate labor. This is what you call directed economic development. Ituturo mo sa pribado sektor kung saan sila dapat magtatayo ng kanilang mga negosyo. At para doon sila pumunta, tulungan po natin, Mr. Presidente. Bigyan po natin ng ating mga incentives yung kinikita nila dito sa kuryente. Tignan natin, baka pwede nating maibigay sa kanila doon habang binibigyan niyo po sila ng kung ano-anong incentives. Tulong, huwag muna silang magbibigay ng buwis, magbibigay ng taxes. No? Bigyan mo sila ng tax holiday, bigyan mo sila ng import and tariff-free. Hindi sila magbabayad ng importation tax ng mga capital equipment na kakailanganin nila. Kasi kailangan nilang mag-angkat ng mga capital equipment dahil industriya sila. Gagawa sila ng steel plants o fertilizer plants. Or you give them a tax incentive and you also give them a tax-free importation. You give them a discount on other things like energy, no? Bigyan mo po sila ng mas malaking diskwento para makayanan nilang paandarin yung ganyang factory. Pero sasabihin nyo, pag pinayo nyo yung fertilizer factory, kinakailangan mag-generate kayo ng labor. Magkakaroon ng tunay na trabaho ang ating mga mamamayan dyan sa mga iba-ibang sektor. Ganyan po natin itulak. Pero dito sa public utilities, sa kuryente, sa tubig, sa mass transit systems, sa kalusugan, sa health, na, ito pong mga ito, bigay po nila sa gobyerno. Kay katungkulan po ng gobyerno, protektahan ang populasyon at hindi protektahan ang pribado sektor. Meron po pong nangyayari, nagugulat na naman ako, dito ang tandi talaga nitong droga. Iba lang po.
kanina, naalala ko. Nag-aaway ngayon ang PDEA tsaka yung sa Bureau of Customs. Yung PDEA nagsasabi na itong mga tiga customs, pinapalusot nila yung pag may nag-i-import ng shabu na ipinasok dito sa tinatawag nilang lifters, mga 300 kilo ng shabu. Ang 300 kilo po ng shabu ay may halagang, let me see, at 10,000 pesos per kilo, 300 kilos, ilan yon? 10,000, 3 billion? I think it's 3 billion, di ba? O 30 billion. Ang laki, no? Kasi yung ang 300 kilos times 1,000 is times 100 is 100 million. Paano? Calculator natin nga. Wala akong calculator eh. Yung 10,000 pesos times 300 kilos, ilan yan? 10,000 pesos times 300 kilos. 3 million kabut. Hindi ito naman. 10,000 pesos? Mm-mm. Times 300 kabut, 3 million. Hindi. Kulang sa zero siya. Bilangin mo lang yung zeros, kulang na yun. Anyway, 300 kilos, 10,000 pesos per kilo is 1. Times 10 pesos is 3 million. Then 30 million, 300 million. 300 kilos times 1 million is 300 million, right? Hindi ba? And that 300 kilos times 10 million pala, 10 million. Kasi 10 million pesos per kilo, not 10,000, 10 million pesos per kilo. Sorry. 300 million. 300 million? Ha? Tingnan mo nga. Ha? 300 million. Hindi, mas malaki pa kami. Mas malaki, 3 billion yata eh. Ha? 3 billion, ha? 300 kilos times 10 million pesos is 3 billion pesos. Yan daw yung pumasok dito. Ngayon, ang binibintang, ang insinuation po ng PDEA, yung pong Bureau of Customs may kaalaman dito. Ang insinuation, ang sabi naman ng Bureau of Customs, wala kaming alam dyan, no? At nahuli nga namin. Kami pa nga ang nakahuli dyan. Ang sabi naman ng isang, yung eksperto, yung babae, ano pangalan niya? Yung babae, dun sa customs, sinabi niya, ang sabi nitong babae, yung eksperto sa imaging, yung mga yung x-ray, yung ganyan, sabi niya, kaya, maski na 10 inches daw kakapal yung bakal, no? Kayang ma-detect yung shabu doon sa loob. Ganyan daw kalaka ano yung ating equipment doon. At sinabi daw nung babae, no, kay La Peña, "Sir, may shabu diyan, no?" At nung sinabi niyang may shabu daw doon, hindi daw siya pinansin ni La Peña.
Yun ang sabi ng babae sa customs, yung nag-ooperate nun. At tapos, ang ginawa pa nila daw, nung kinopya nila yung image, ginawa nilang madilim yung image para hindi daw makita. Mr. President, ano ba itong nangyari? Siyempre, meron nagsasabi ng totoo at meron nagsisinungaling. Pero itong mga taong to ay, hindi ba tinanggal natin itong si, ano pangalan nung Magdalo? File Don. Dahil nga hindi niya kaya, dahil may ganito, ganyan-ganyan. Eh hindi nagtagal, eto na naman. No? Eh yung lape niya, galing yan dun sa PDEA. Tapos yung nagpalit dun to kay La Peña na si Aquino, pumasok naman siya sa PDEA, parang inaakusan na niya si La Peña na pinabayaan niyang pumasok itong drogang to. Naku, Mr. President. Ano to? Kinakailangan na at hindi ito mapapatahimik. Lalong-lalo na ang opposition, makakaamoy niyan, no? At ibibintang sa presidente yan. Baka sasabihin pa nila, tinan nyo, ang drug lord talaga ang presidente dahil mga bata niya yan. Siguro, Mr. President, ituloy nyo na yung death penalty. Mukhang sobrang garapal eh, no? At hindi makaiwas sa tinag ng pera. Talagang nasisilaw. At siguro sa kanila, dahil sa laki ng pera, kaya na nilang itaya ang buhay nila. At kung nahuli naman sila, okay na rin. Eh, taya yun eh, di ba? Okay, well, it's time to read the text messages sent to us by our listeners. Their opinion is not necessarily ours, but we reserve the right to read them to the public in the interest of freedom of speech. Okay, we have first text. Good PM, Kabuch at mga katipon. Ang daming investigasyon sa Senado na pinangungunahan ni Gordon. Ang daming issue ng Baksha, Mamasapano Massacre, pagtirik ng MRT at kung ano-ano pa. Walang nakakasuhan. Pinababagal na yata dito o pinakamabagal na yata dito sa atin hustisya. Kumbaga sa babae, eh, dapurak na itong Pilipinas. Dapat manalo sa Senado si Kabuch para may panlaban tayo sa mga ganid na politiko. Text yan ni Mante Matias. Good evening to all, Sir Butch. Wala talagang mabuting nagawa si Joke, no? Pati sa mga retirees, bantulot pa mag-increase ng pension. Text po yan ni Mr. Rashid Pairat Samporna. Sunod na text, Kabuch. Sino ang in charge dito sa Calambas City? Ang signature campaign, pakibigay ang CP number at pangalan. Sino yung person? Hindi ba si Dre? Ha? Sa Calamba. Sa Calamba, ang alam ko po diyan si ano eh, si this, oh, Emoy. Si Emoy po, no? Ano bang full name ni Emoy? Wala, may Francisco. Ma'am, i-text na lang namin sa inyo ang that's cellphone number ni Emoy, ha? Emoy Francisco. Itinatagpo ni Marcos yung Oil Price Stabilization Fund or OPSF. Oh, yan po ang sinabi natin kanina, OPSF, no? Nung itinatag ni Marcos, no?
dapat iulitin na yan. Huwag na itong mga, ginawa ni Marcos yan, kanya huwag natin gawin. Yung pong nakakabuti at nakakabigay ng benepisyo sa mamayang Pilipino, huwag na natin pong tanggalin, no? Gamitin po natin. Sunod na text, ganyan din po ang telecommunications kagaya ng kuryente, ang pagbili ng load ng mga subscriber ang puhunan. Dalawang telcos, more than 60% Indonesian and Singaporean owned. Hindi po pala tayo presidential form of government kung hindi oligarchy. Dahil ang oligarchy po pala, ibig sabihin, ayon po sa dictionary, ay a form of government controlled by a few. You're correct. Kasi ganyan na po ang nangyayari sa atin. No? Ang presidente, nandito lang, ito lang gusto niyang gawin. Pero yung mga ibang bagay, no, ang talagang humahawak, yung oligarchy at itong mga economic managers ng presidente ay mga tauhan ng oligarchy. Sunod na text. Ask ko lang po kung ano po ang... Sunod na text, ask ko lang po, ano po itong missionary charge na kasama po sa bill ng ilaw? Hindi ko po alam. Ano yun? May missionary charge. Good evening, Kabuch. Tingin ko po hanggang may taong kasing sama ni Risa Multivirus Kutata. Walang mangyayari sa bayan natin. Puro nga kahit anong buti ng ginagawa ni Digong. Pilit niya ang minamali. Matalino si Mayor Digong. Dinidedma siya. Tama, Attorney Larry Gadon. Bawal ang bobo. Lalo nakakahiya maging bobo kung taga-senado tulad ni Risa. Dapat wag mag-toothbrush si Risa. Baka mapasma. Panay Kutata, good. God bless. Text po ni Baby Cavite City. Okay, sundan na text, Sir Butch. Lalo na ang BNPP, dapat po direktang kay Duterte ipaalam. Good evening po sa lahat ng mga Katipunan. Itago nyo na lang po ako, Salyas na Limango, residente po ng Makati. Ask ko lamang po kung paano ako magiging kasapi ng KDP at CNG at kung paano po ako magkakaroon ng bahagi sa signature campaign na inilunsad po ninyo. Sir Butch, mabuhay po kayo, Sir Butch. Kaysa nyo po ako sa napakagandang layunin ng KDP tungo sa isang tunay na pambansang pagbabago. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat na nagtataguyod sa KDP. Please keep in touch. Thanks po. Okay. Opo, I will be in touch with you at bibigyan po namin kayo ng mga ano, ng mga materials para dito. Tatlo po yung issue na ilinalabas ng KDP. Unahan ko po, ito pong pagsususpende ng EPIRA law at granting ng 50% discount sa lahat ng binabayaran na kuryente, no? 50% discount. Number one. Yung pong pangalawa, ito pong dengbaksya. Yung dengbaksya po, kinakailangan malaman ng tao kung ano talaga ang sitwasyon dito sa dengbaksya. Kasi itong mga mainstream media, ayaw nilang linalabas. Matagal na pong nagsasalita si PAU Chief Persida Acosta. As of now, more than 1,000 na po yung patay, no? At about more than 8,000 na po ang nasa hospital, officially, baka mas mataas pa po yung talagang numbers dito. Yung po mga batang nasa hospital dahil naturukan ng dengbaksya, may side effects po, yung mga iba po nabubulag. Ano? Yung mga iba nasisiraan ng bait dahil yung kanilang utak, nagkakaroon sila ng hemorrhaging sa kanilang utak, no? At yung mga iba naman, meron silang parang muscular dystrophy, no? At yung mga iba, tuluyan ng nagdudugo at hindi maagapan at namamatay na, no? Ganyan po yung mga bata ngayon. At patuloy pong dumadami, patuloy pong nadadagdagan ng namamatay at mga nasa ospital. Kinakailangan magbayad po ang mga masasamang budi na nagtulak nitong dengbaksyang to. Kinakailangan po talagang magbayad. At habang walang nagbabayad dyan, no, hindi po magkakaroon ng kredibilidad ang Department of Health.
Okay, sunod na text nila, Tadudels din, pabawas ng population, lalo na sa relief goods, sa evacuation center. Kita ang oligarchs, text po ni Freddy. Each candidate tries his best to have his name mentioned in a radio program. I have yet to hear something about your party, candidate. What's your strategy? Text po ni BGC Boy. BGC Boy, dito lang kayo makinig. Maririnig niyo po ang pangalan natin. Pero tayo po dito, palagi kong sinasabi, wala po kami binabayaran ng mainstream media. No? Kanya hindi niyo po maririnig itong mga pangalan natin. Pero ang itinutulak po natin, ito pong tatlong napaka-importanting issues na hindi po mahawakan ng mga ibang partido at mga politiko. Yan pong mga paglaban natin sa oligarkiya dahil dito sa Epira Law, no? Ayaw nilang hawakan nito ng itong mga politiko dahil nabahira na sila na, at namundudan na sila ng pera ng mga oligarko. Yung pong sa Deng Baksha, ayaw din hawakan ng mga politiko dahil yan pong budget ng Department of Health, napakalaking bahagi ng budget of Department of Health, itong pag-aangkat ng mga vaccines tsaka gamot. No? Ang nagbabayad dyan, yung mga pharmaceutical companies at binibigyan nila ng lobby money ang mga kongresista at senador. Kaya hindi nila matira. At yung pong pangatlo, yung sinasabi nating dayaan ng Smartmatic, importante po ito dahil ang Smartmatic isa pong dayuhan na korporasyon, no? At dayuhan ang pumipili ng ating liderato. Siguradong-sigurado po tayo, taliwas po yan sa ating saligang batas. Kinakailangan pukpukin po natin ang mga kinaukulan na itulak nila ang kasong ito dahil taliwas po yan sa ating saligang batas. At dapat sipain yung Smartmatic na yan. Yung po, these three issues, no politicians and no political party wants to handle them. The only political party that is pushing for this is the KDP, the Katipunan ng Demokratikong Pilipino. Tayo lang po. Yan ang kakaibahan ng ating partido sa lahat sa kanila. Yan ang tunay na lakas ng ating partido. Dahil tayo lang ang makasugod ng mga programa na magpapairal sa kapakanan ng ating mga mamamayan. Sunod na text, good PM Kabuch and company, yung si Jokland ay tanim ng IMF World Bank sa ating gobyerno na dapat alisin ni Duterte. Ball grade po ito. Sir Butch, magandang gabi po. Nakikinig po ako sa inyong programa sa radyo, Ninfa Tenorio ng Tamalagon, Tangalan, Aklan. Magandang gabi po sa inyo dyan sa Aklan. Sunod na text, good PM Kabuch. Sino po naiisip po ninyo ipalit sa mga economic advisors ni Presidente Duterte? Marami po dyan, mga ekonomista na mas umiiral lang sentido komon at pagmamahal sa bayan. No? Kabuch, ang deuterium o heavy water sa Philippine Deep dapat linangin dahil yan ang fuel of the future. Walang usok, di tulad ng langis, mausok, matipid at gamitin sa power at mga sasakyan. Next text, ngayong linggo, kaya ano naman ang tataas? Bugbog na mga mahihirap sa kaliwat ka ng taas na bilihin. Tanggap na lang ng tanggap. Sana mag-resign na si Duterte. Sobra na ang pahirap na ginagawa niya. Nabobong Pilipino, bawal ang bagsak, GMRC and ROTC na wala, pati gatas, Trigo, Nutriban, Trigo, Nutriban, Ninakaw, pinalawak ni Cory, nabobo kaya nagkaroon ng K-12 ang kikita, oligarch. Text po ni Freddy ng Palamba. Sunod na text, kung ako ang presidente, dalawang buwan lang, ubos ang drug lord. Gagawin niya.
Sir, ang totoo po, ang mga kalaban ng Pangulo, takot makulong yung may kasalanan sa bayan. Gusto nila magutom ang taong bayan, tumaas sa mga bilihin para magkagulo, para makaiwas sa ginawa nilang krimen. Alam na ng Pangulo na makukulong sila. Salamat po si Ben CNG ng Bagong Silangan, Quezon City. Mabuhay ang KDP. Sunod na text, good evening Sir Butch. Gusto ko po sana magpa-member sa KDP, makakatulong kampanya. Taga Kabankalan, City, Negros Occidental po. Pero sa kasalukuyan, sa Paranaque ako nagtatrabaho. I'm Leonor Occhiola Jr. Okay Leonor, nandito po ang cellphone number niyo. Tatawagan po namin kayo. I suggest merong summary print out ng total votes ang DCM na magtatali sa receipt of each voter to be counted in precinct level. This is now more transparent. Text po ni Freddy ng Kalamba. Please share to Glenn Chong. Sunod na text, buwagin na yung MWSS. Kurap, inutil. Good evening, Kabuch. Bakit po tutol na tutol ang CHR at ang grupong makakaliwa sa war on drugs ng Pangulong Duterte? Patong ba sila o nakikinabang sa droga? Hangad ko ang tagumpay at suporta ako sa inyong partidong CNG. Mabuhay po kayo. Sunod na text, good PM, Brother Butch. Dapat mapadating sa Pangulo na ma-operate ang Bataan Nuclear Power Plant. Okay, si Brother June po ito na ng Talim Alan Cardona Rizal. Sir Butch, dapat po pagtulong-tulungan nyo na may parating kay Pangulong Duterte na hindi dapat pagkatiwala ng kanyang mga ekonomista. Last text. Sir Butch, dapat po, Sir Butch, bakit nadidinig ko sa radyo na ang hatian na lang ang pag-uusapan at ang Israel ang financer sa oil exploration? Okay, isang alam po ng ating mga katipun dito sa ating katipunan at sa magagaling na staff ng DZXL Radio Mo Nationwide. Kami po ay pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan niyo kami ngayon. Ang ora de peligro ng ating bayan at ng buong mundo dito po sa ating katipunan. Hanggang sa linggo pong muli, mga katipon, 7 to 9 p.m. Magandang gabi sa inyong lahat. Marami na ang natulungan ng Nature Soya Coffee. Ako si Gregory Asuncion ng Santiago City. Takot ako sa mga kape dahil nga alam kong mataas ang makukuha kong kape doon. Sinubukan ko ang Nature Soya Coffee at walang worry at alinlangan. Kayo rin, gumamit na ng Nature Soya Coffee. Pabibili sa mga suking butika. Mahalagang paalala, ang Nature Soya Coffee ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang detergent mo ba dumatagal ang bango even after 24 hours? Kung hindi, eh magpalit ka na. Ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent,